uplitin ko, left side. Yan. Sayaan yung lunukin nila yung ano, ayan, katulad yan, dire-diretso na. Sanay na yan. Ganyan mag-force feed, guys. Huwag mo akong kagatin. Ow, ow. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. What's up mga tropa? So sa paghahand feed, simple lang naman yung kailangan nyo, guys. So kailangan nyo lang syempre ng malinis na bowl. Dito nyo alagay yung formula nyo. Syempre, syringe or spoon. Pwede kayong gumamit ng spoon, pwede kayong gumamit ng syringe. So ako at this time, syringe yung ginagamit ko kasi nagpo-force feed ako. So yun yung pinapasok tong tube sa esophagus ng mga ano natin, mga hand feed. So tara, pakita ko sa inyo proper way ng pagtitimpla nito. Siyempre una, kailangan nyo ng mainit na tubig. Tatansyain nyo lang mga tropa. Yan. Yung saktong-sakto lang sa dami nila. Yan, pwede na yan. Maglagay lang tayo ng formula. Yan. So ako dito, dalawang scoop. 2 to 3 scoop lang to. Yan. Lagay ko lang dito sa water ko. Ang gamit ko, sakto formula pa rin syempre. Ayan, 3 scoop sa ganyang karami para sa kanilang tatlo. So yan, haluin ko lang yan. Ayan, nagamit ko pang halo para diretso na. Kaya guys, pag sa paghahalo pala, make sure na hindi kayo makakabuo ng mga bubbles. Kasi once na nabuo yan, tap, pag nabuo yan, pwedeng kabagin yung mga ano nyo. Yun yung makikita nyo may hangin dun sa loob ng ano nila, crop nila. So pag ito, ganito, hindi pa siya ganun kalapot, nalagdagan ko pa yan. Tansyahan lang. Hindi nyo na kailangan pahirapan sa sarili nyo. Yan, tansyahan natin. Dagdag pa tayo isang scoop. Lumapot na, pwede na yan. Huwag lang masyadong malabna, huwag lang din masyadong malapot. Kailangan, ganyan lang yung paghalo. Ako, ganito lang yung paghalong ginagawa ko. Yan, para hindi siya nagbababol. Kasi pag ganyan kayo maghalo, di ba parang ano, mag-ano kayo sa magpuput kayo ng bubbles dun sa mismong formula na tinutunaw nyo. So, ganyan lang, huwag nyo na kailangan iangat. Dire-diretso nyo lang, make sure lang na nahahalo nyo. Para hindi siya magbubble. Kasi pag nasa loob na ng chan nila yan, magkocompress yan. Aangat yung hangin. Kakabagin yung mga ano nyo, hand feed nyo. Kaya ganyan lang, ikot lang yan. So nakikita nyo diyan malapot na siya. Yan, pwede na yan. Papalamigin nyo na lang syempre. 1 to 4 day old. Ang proper ko na ginagamit is 1 to 2 cc lang. So binibigyan ko sila ng 2 cc. Ito, ano lang to eh. Nasa 5 cc lang to. Kaya siguro ganito lang oh. Ayan, 2 cc lang yan. Yan, first ano. First 4 days nila. So pag 5 to 6 days, ay 5 to 7 days nila, first week, nagdag kayo ng isa, yun yung 3 cc. Pag ano, 8 to 14 days, pwede na kayo mag 4 to 6 cc. Depende sa kaya ng ibon nyo. Siyempre, tatansyahin nyo lang din. Hindi naman pare-parehas yan ng kakayahan. Gawin yung 4 to 6 cc. 4 times a day. Every 3 hours. Yan, ganyan ako magpakain. Hanggang sa mabusog. So, aim nyo lagi. Makapagpa-full craft kayo. So, pag full craft, ibig sabihin yun, yung pitcho, yung sinasabi nilang pitcho, dapat punong-puno yun. As in, hindi naman aapaw. Huwag lang mag-expand yung esophagus. Yan, mapakita kong picture sa inyo. Yan. Huwag lang mag-expand yung esophagus. Para hindi nila ilulungad, hindi nila isusuka. So, yan, takpan na lang itong formula nyo. Make sure na masikip. Teka nga lang. Yan. Kailangan mahigpit. Para hindi siya masira at di amagin. Ang gamit natin, sakto formula. The best yan, subok na yan. So yun, hintayin nyo lang lumamig yan. Lumamig na. Kaya ito yung lapot to. Saktong-sakto lang yung lapot. Para lang kayo nagtitimpla ng Cerelac, guys. So sila kasi, nagpa 5cc sila. So sa akin kasi,
yung mga yan, 5cc lang, full crop na yan. So, yun nga, depende nyo rin sa kakayahan ng ibon nyo. Hindi nyo naman pwedeng ipilit yung 6cc kung sa 5 to 4cc pa lang puno na yung tiyan nila. Mararamdaman nyo naman, makikita nyo naman yung kakapain nyo. Papakita ko sa inyo mamaya. Yan, ito mukhang malamig na. Palabasin na natin to. Game mga tropa, kanina nalobat ako. So ito, nagtimpla ulit ako after 4 hours. Ang oras pa ako nagtimpla kanina? Mga alas 9. Alauna na. So 9 ako nagpakain, ngayon alauna na, pakain ulit ako. So ito, kanina ko pa ito natimpla. Tira na lang nila, papakita ko na lang sa inyo kung paano mag 4 speed. Para in case na yung hand feed nyo, hindi kumakain o hindi pa marunong sa syringe, lalo na sa mga first timer. Ayan, ayan sila. Ito. Ayan si Blue. Ay si Yellow, hinahayaan ko na lang kumain mag-isa yan. Makulit na yan. Ayan. So ayan, ay. Ayan, so ito yung proper, no? Left hand ko to, kaliwang kamay ko. Hawakan ko ng ganito yung hand feed. So itong hintuturo ko, ito yung left side nila, itong hinlalaki ko. Itong thumb ko, ito yung right side. So pag magpapakain kayo guys, tandaan nyo na ang pasok lagi ng, ang position lagi na itong syringe nasa hintuturo nyo. So ibig sabihin, nasa left side nila. Kasi ang esophagus nila located bandang right side. So nandito sa thumb side nyo. So pag magpapasok kayo, pag ganito, ayan, sa left side yung pasok. Ayan, pag ganyan. Pag ganito, hindi na kailangan 4 speed kasi matagal na to. Mga 2 weeks na tong, 1 week na tong nagsisirange. Kaya sanay na tong sumubo mag-isa. Pero kapag ano, bago, kakahango lang, siguro mga, pag bumili kayo ng hand feed, ang edad na nasa 2 to 3 weeks na, mahirap pasubuan yun. Kesa gutumin nyo, yung iba kasing ginagawa nila, ginugutom nila para mapuwersang kumain talaga. So yung pag nagutom yun, yung iba kasi kahit gutom na, hindi talaga susubo yan. So ang gagawin nyo, force feed nyo, parang i-introduce sa kanila. So una, patikim nyo lang ng ganyan. Pag ayaw, hawakan nyo yung bandang dito, alalayan nyo lang. Yan, tapos pasok nyo dito sa left side. Tapos ang baon, papuntang, hayaan yung lunokin nila, papuntang ano, alalayan nyo lang para di masugat. Ang baon papuntang right side, ayan. Ayan, lulunokin niya yan. Ayan. Ayan, nasa right side na, diba? Tapos pipigahan nyo na lang yan. Dahan-dahan lang kasi, yan, kagaya niyan. Maarte na kasi yan. Ay, tumakbo na. Maarte kasi yan, kaya ayaw ng force feed. Gusto niyan kusa lang. So, kuha pa tayo konti. Tatandaan nyo, pag kukuha kayo nito, lalo na mag-force feed kayo, siguraduhin yung walang bubble sa loob. Kasi pag meron yan, pasok agad yan sa chan ng ano nyo, sa pitso ng mga hand feed nyo. Ayun, nagkakalat. Kabag agad yan. So, ito, gaya na ito, ulitin ko, left side. Yan. Sayaan yung lunokin nila yung ano, ayan, katulad yan, dire-diretso na. Sanay na yan. Ganyan mag-force feed, guys. Huwag mo akong kagatin. Ow, ow. Yan. Ganun lang. So, tigpa 5cc yan sila. Pinapakita ko lang sa inyo yung pinaka-shortcut. Ito, maarte ito. Ayaw na itong mag-ano. Mamaya kasi kukunin na itong dalawa. Ito, ayaw na ito ng 4 speed. Gusto na ito, ganito lang. So, huwag niyong pupwersahin din. Baka masugat nyo pa. Alalay lang. Alalay lang talaga. Sa tandaan nyo, dahan-dahan ang pasok na naka-straight. Ganyan ang angle, ha. Pag ganito ang angle. So, hindi siya pa ganun. Hindi siya pa ganyan sa kanila. Hindi pa ganun. So, konti lang. Side lang. Yan, pasok. Ayan, katulad yan. Nilunok niya. Diba? Diretso agad sa lalamunan niyo yun. Diretso. Aray ko! Isang piga lang yun, guys. Dahan-dahan na piga. Okay na yun. So, yung full crop, ito yung pinapakita ko sa inyo kanina. Ayan. Ayan yung full crop. Ayan, mataba. So, yung extended esophagus, ito yun kapag napuno to. Ayan, yung leg na to. Ito pala, hindi ko nakita. Ayan, yung leg na yan, pag napuno, may kita nyo hanggang dito puno yung, andito yung formula. Puno yan. So, ganun lang guys, ganun lang. Ito mamaya, itong dalawa, kukunin na to eh, itong dalawang blue. So, ayan sila. Kukunin na to ng tropa. Nagustuhan kasi, kulay blue daw. Ayan, ang may iwan na lang sa akin is si
yellow, at saka si ito. Ito, saka itong makulit na to. Dalawang power blue. Ito power blue wing. So yun, yun lang guys. Tandaan nyo lang yun. Laging sa left side ang pasok, tapos nakaangat, hindi nakaganyan. Nakaganyan siya, tapos dahan-dahan yung ilalaglag, ilaan yung lunokin. Pag nilunok nila, saka nyo i-press. Ganun lang yun, basic na basic lang yun. Kung may tira ako, napakain ko to sa pusa ko. Yun. Yan, safe naman yan. Kainin nyo na yan. So yun guys, no, papunta na daw dito sila, chef. So yun, kunin na natin sila. Bye bye. So yan, sila lagyan sila dito sa box. Bye bye. Ingat kayo doon, napakabait kayo. Yan, sanayin na yun sila sa syringe, kaya hindi na mahirapan si chef Nads. Yan, bye bye. Ano kayo? So yan, dalawa na lang sila natira. Aww, malungkot na. So sama natin ng lo, ng tag dito, formula. Sipitan lang natin. Ayan, mali, atid natin to sa Cypress. Malayo layo yun dito, pero mabike na lang natin. Ayan sila, bye bye. Bye bye. Yung mga baby kong lalaki na, parang kailan lang. Si Rain, syempre, hindi mawawala. Ito sa gilid. Ay, look. Kanina. Ayan. Okay na yan. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Dalawa na lang sila. Alaga akong makukulit. Naalis na yung kapatid nyo. So, ito guys, mga kapatid to. Itong dalawang bayo. Kaya itong isang parlo. Ito na una to eh. Aray ko! Aray, aray, aray! Sira full. Ayan. Magkapatid ng tatlo. Ito, itong pastel. Itong power blue, bio power blue. Tsaka itong fisher na bio. So yan, tara, hatid na natin. Let's go. So ayan guys, no, hatid na natin to. Tara, let's go. Out. Ayan na tayo pupunta sa Petron. Let's go. Ayan nyo tayo. Nandun sila sa may Chowking. Go. Ay, may pogey, oh. Yan na siya. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Kuya, ano nga? Tatlong flyer mix, tapos Integra 3. Dalawa. Bigat, dapat dito. Ay. Dapat dito may basket ako. Ah. Pulado. Okay guys, dito na tayo sa Patag. So, yun. Salamat sa pagsama at pagsubaybay. So, see you sa next vlog.